Good morning, good morning, good morning po. Sa ngalan ni Kuya Daniel Razon, Mr. Public Service, dito sa kanyang programang Bawal ang Pikon, Get Straight with Daniel Razon. Ako po si Attorney George Erwin Garcia at siyempre ngayong araw pag-uusapan natin, kamusta na nga ba ang FOI sa jabang itipermanenta ng naburol dyan sa House of Representatives? Ito ba'y muling mabubuhay para naman maipasa na at para kahit paano magkaroon na ng kaliwanagan dito sa ating bansa? Eh, kamusta na rin naman ang Comprehensive Agrarian Reform Program? Sadyabang tigil na ang pamamahagi ng lupa sa mga taong nagsasaka ng matagal na sa lupang yan. Malalaman po natin ang update sa dalawang issue na yan, ang Comprehensive Agrarian Reform Program at syempre ang FOI sa pamamagitan ng ating panauhin ngayong umagan to. At syempre ito'y nakahaharap na ni Kuya Daniel Razon. Let me welcome to the program, Congressman Teddy Baguilat, Lone District Congressman ng Ifugao. Sir? Good morning po. Morning. Morning, sir. Good. Sir, please okay. Be seated, sir. Eh, mukhang ano, sir, ah? Mukhang mahaba pa, madami pang corruption sa Pilipinas dahil mahaba pa yung buhok niya. Lagi yun ang binabanggit pag yes, nakikita yung aking buhok, eh, no? Well, sabi nga nila, mahirap naman talagang alisin ang corruption. Eh, yes, no? Well, siyempre, of course, unti-unti ko naman pinapagupit ito eh. So, sa tingin ko naman, meron naman na nangyayari. May nangyayari. May naman so, nangyayari. Basta nakita namin kayong medyo umiiksi na yung buhok, ibig sabihin yan, aba, medyo may pagbabago na. Of course, of course. Lalo na pong pumasa yung freedom of information. Ayan, pag-uusapan natin yan. Oo nga. Panuorin niyo muna ito, Congressman, sapagkat nung nakapanayam kayo ni Kuya Daniel Razon before, nung naging panuhin niya kayo, ito ang inyong pinag-usapan. Ah, okay. Let's get it straight. Number 18, significant ba yung numbering dito? Or, kasi sinasabi nila, lahat yan, priority. Pero may number 1, siyempre, alam naman natin, iba yung number 1 sa number 2 at iba yung number 18. Meron bang relevance to? Not necessarily, no. Okay. I think yung prinisinta nila ito is per sector or per field, no? Like economic, political, governance, mga ganyan. For instance, I think the basic bank sa Moro is to the president sa ngayon, yun yung pinakamahalaga sa kanya. And that's why nasa number 1 yun. Probably nasa number 1, oh. Ganyan. But it doesn't mean hindi na priority yung iba. Like sa SONA, ang nabanggit lang niya na actually na panukalang batas is yung sa extension ng notice of coverage, no? Sa Agrarian Reform. Hindi ibig sabihin na hindi na yung mahalaga yung mga ibang mga panukalang batas dahil hindi lang nabanggit sa SONA. So I think it's a matter of they presented it in terms of sectors, no? Economic bills, political bills, ganyan, reform bills. No? So sa akin, hindi importante yung numbering. Eh. Ano pong dialect nyo, Pong? Ifugao. Ifugao, ano? Kasi sa amin sa Tagalog, meron hong tinatawag sa amin sa Bulacan, natulak ng bibig, kabig ng dibdib. Meron namang, kumbaga, parang sinasabi lang, pero hindi naman nila talaga nasa kalooban. Ano bang basa ninyo? Ito ba'y may sinseridad ba na talagang gustong isulong ang pagpapasa ng FOI bill? Well, sa tingin ko, especially itong mga nangyaring mga scams, at medyo bumaba ang trust rating, no, ng Pangulo, ganun din sa Kongreso bilang isang institution. Mas nadadama nila yung pangangailangan na maipasa itong freedom of information para mawala na tayo ng duda doon sa tuwid na daan, no, na pinaglalaban ng administration na ito. Ganun rin sa Kongreso, maraming nagkasabi na, kaya naman maraming gusto nyong itago, no, para hindi malaman ng tao yung katiwalian ng mga ating mga kongresista. But when you pass the freedom of information, mawala itong mga hinala, no? Ano ba sir yun? 16 of 26 or 18 of 26 sa priority list ng administrasyon, itong FOI? Pero sa akin, hindi ko na wala pinapansin na yung mga bilang-bilang at saka kung ito ba ay nasa priority list. Yes, dahil ilan na lang na buwan, no, na naiiwan upang talakayan natin itong mga panukalang batas. Kaya kung 20 man or 25 ang ating mga nakalagay na priority bills, ang mahalaga is umuusog ba ito from the committee hanggang sa plenary. Sa huli namin balita, mukhang ano po ah? Mukhang ito ay, mukhang umuusod naman na ngayon. Well, yeah. Paunti-unti. At kahapon yata, yung committee report, consolidated committee report, ay
nadala na sa committee on rules. Mm-hmm. So, inaabangan na lang natin yung pagtakda ng sponsorship, no? Kasi ito yung unang proseso, yes, no? For the second reading approval. Yun na lang ang hinihintay natin, no? Dahil naipalabas natin sa committee level, sa committee on public information, tapos dumaan ito sa committee on appropriations. Medyo may mahabang proseso rin dyan. At ngayon, naisumiti na sa committee on rules. Mm-hmm. No? Nasasana sa committee on rules na magtagda ng agenda ng Kongreso doon sa plenary. Pero itong nakalampas na tayo sa committee level, ano po ito? Ito yung version talaga na nanggaling sa puso ng mga mambabatas natin sa mababang kapulungan, o ito yung tinatawag na Malacanang version? Kasi mukhang meron silang gustong ipasok. Meron silang mga version naipasok na kumbaga pet provisions nila, no? Yes. Bago pa man pumasok ang Malacanang o nag-suggest, nagbungkahi sila ng mga provisions sila, meron na talaga mga na-file, no? Naihain na napakaraming panukalang batas. At ito yung produkto nito, no? Of course, meron din tayong mga authors na hindi sumang-ayon dito. Doon sa mga pinapanukala lang yun. Yes, yes. No? But majority, no, karamihan, let's say mga 90% ng mga naghain ng Freedom of Information ay sumang-ayon dito, yes, sa version, sir, na ito. No? At kung ito man ay may mga naipasok ang, yes, Malacanang, well, kasama naman kasi ang Malacanang dito sa... Kesa naman mag-veto pa sila later. Yes, yes. Mas maganda na mag-participate, course, na sila dito, of course, ngayon. Definitely. Reality naman na kung gusto mong magpasa ng isang batas, especially as controversial, yes, and as important as FOI, kinakailangan mo rin ng suporta ng executive, ng administration. Pero sir, how sure are we, kami mga ordinary mamamayan, na kahit paano kung maipapasa itong FOI, there will be less corruption, there will be greater transparency, and there will be greater accountability in public service? Well, unang-una sa lahat dito sa FOI, mandatory na, no, yung pagbunyag ng SALN, for instance. Kasi sa ngayon, nahihirapan pa rin, no, sa pagkuha. Ang pagkuha ng, yes, SALN. Ngayon, dito, talagang sa Congress, sa Supreme Court, no, mandatory na yung paglahad nila ng kanilang, yes, SALNs. No? At ganun rin sa local government units. No? Kasi ang corruption, hindi lang naman sa national. Eh. Correct. Minsan, mas malaki pa nga dito sa local. Eh. So, mandato rin ng mga local government units, provincial government, munisipyo, na ilahad, no, yung kanilang budget, yung mga minutes ng mga meeting nila, no, yes, lahat ng mga desisyon, no, transaction ng pamahalaan para naman sa mga ordinary citizens. Yes, no? So, it's not a guarantee, but at least ngayon, ang ating mamamayan ay hindi na maghihirap na maghanap. ng kahirapan sa panghihingi. Yes, yes. Yes, no? Pero itong FOI na ito, na nasa House of Representatives ngayon, this will not endanger naman governance by itself. Yeah, well, ito nga yung laging binabanggit ng makabayan bloc, no, kasi sa tingin nila dapat walang exemptions, no. Pero sa amin naman, sa buong mundo naman, yes, maraming, sir, mga FOI na may mga exemptions naman. Which is natural naman, yeah, lagi. Of course, yes, sir. No. Meron rin kasing karapatan ng pamahalaan, no, pagtanggol, no, yung kanilang the state itself, yes, no? The right of the state to protect itself. So, sa tingin namin, na okay lang naman mga exemptions, no, national security, foreign affairs, or, yes, trade, no. At ito ay nailagay, no, dito sa consolidated version. So, in a way, sa tingin ko, andyan yung karapatan ng mga mamamayan, ngunit may mga limitasyon rin. Yes, sir. No? Lahat naman ng kalayaan may limitasyon. Siya absolute, mayroon siyang limitasyon. And sa tingin namin ay ito yung pinaka-ideal na version na mailalabas natin sa Kongreso. Yung administrasyon na yung term niya matatapos by next year, it may not have the time para dito sa natitirang araw ng sesyon. But how about yung bago matapos ang Aquino administration? Do you think po, Congressman, kaya pa at may pag-asa pa itong maipasa natin? Well, technically naman, hanggang Hunyo 2016, pwede, mm-hmm, pa kami mag-session. Of course, ayaw natin makipagsapalaran dyan. Kasi ganun nangyari nung 14th, yes, Congress. Sir. Eh, no? So, ang timeline namin, sana ngayong taon. Nung ngayong taon, maipasa ito, third reading, yes, karoon ng bicameral. At yung ideally, yung target namin sana, yung pagpirma into law, no? Yung pagsasabatas ito, pagpirma ng presidente, during the EDSA
revolution anniversary. Yes, parang celebration, no? Mm-hmm. Good governance, no? Of course, that's the ideal timeline. Kasi tama-tama yung 2016 is 30 years people power revolution. Yeah, yun. Ideally is ngayong Hunyo sana magkaroon tayo ng sponsorship. Yes. Masimulan lang yung interpellation. And then pagbalik natin after the SONA, then matuloy na itong interpellation hanggang dun sa period of amendments, hanggang sa pagpasa sa second and third reading. Kasi sa Senate, tapos na. Tapos na. Pero Congressman, ito pong as drafted ngayon, na hopefully, yan nga yung makapasa na, lalo-lalo makarating sa plenaryo. Yan po, nagko-contain hindi lamang yung administrative liability, kung hindi may criminal liability pa, meaning prosecution, as far as public officials are concerned, who will not abide by the provision. Yeah, of course. Kunyari, hiningi yung informasyon, tapos hindi mo ibinigay, meron kang pagtangka na itago yung information, ganyan, no? O kaya, kasi public documents naman ito, no? Let's say, merong ayaw kang gustong maibunyag, yes, so tinago mo, no? O sinira mo yung information, then, of course, may mga criminal liabilities. Yung right to reply, ano ang inyong personal na feeling po doon? Ako, hindi ako naniniwala, no? Na, well, kung ang ibig sabihin ng right to reply is kung ikaw ay tinira ng media, kinabukasan ay dapat merong kampuang sa pahayagan, sa pahaya, o kaya sa airtime na equal, kasi gusto nila kung headline. Yes, so headline din dapat. Mm-hmm. Sa akin, hindi ako naniniwala dyan. No? Una, as an editorial policy, siyempre may freedom of the press tayo. Yes, so hindi pwedeng magsabatas na, ito yung pwede mong i-publish at ito yung pwedeng hindi. No? Correct. So hindi ako naniniwala doon. No? Although, naniniwala ako na kinakailangan rin ng ating media ay pag-usapan rin, no, yung responsibilidad nila, no, kasi malaking kapangyarihan ito, eh, no, itong impormasyon na ito, at talaga namang alam natin na hindi lahat ng mga kasamahan natin sa media ay siyempre, yeah, of course, fair. Yeah, of course. yun ang lagi naman namin na ginigiit, na media generally naman is fair and responsible, sir. But of course, meron din talaga yung nag-aabuso. At kasama naman yung lagi sa isang institusyon. Yeah. Naku, mga kasambay, madami pa po kami pag-uusapan ni Congressman Teddy Baguilat. Siyempre, dito lang, hindi lamang tungkol sa FOI, kundi pag-uusapan din namin mamaya ang Comprehensive Agrarian Reform Program. Yeah. Ay, magbabalik po kami. Huwag po kayong aalis. Dito lang sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Nagbabalik po kami sa programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon. At siyempre, kasama ko pa rin po dito sa ating programa ang congressman na nag-iisang distrito ng Ifugao, si Congressman Teddy Baguilat. At of course, kanina napag-usapan namin yung tungkol sa FOI. Initially, yun yung pinag-usapan din nila ni Kuya Daniel Razon nung nakaraang siya naging panauhin. Panuorin po natin ito pang susunod na video para mas mahaba pa yung mapag-usapan namin. Dito sa Agrarian Reform, ang isang sinusulong nyo yung NOC. Yeah. Diba? Yeah. So, anong pag-asa nitong NOC? Well, ito, binanggit mismo ng presidente sa kanyang SONA, which to me was ano ba yun? Meron bang magiging relevance yun? Dahil meron din naman mga ganun, pero hindi rin na-approve. Eh. Yeah, well, lang kasi sabi sa mga kasamahan natin, ano lang ba ang binanggit ng Pangulo na panukalang batas? Isa lang naman. Mm. Agrarian reform. This was certified before the SONA, before we adjourn, no? Nung last session. Ano ba ang maging relevance nito kapag naisulong itong notice of coverage na well, kasi meron pang mga ektarya na mga private agriculture lands ang hindi nadidistribute. Mm-hmm. No? Ang records ng DAR, no? Nung huli kami nag-usap, harap mismo ng presidente at saka ng isang grupo ng mga magkasaka is 80,000 hectares. Mahigit 80,000 hectares. And without this extension for the notice of coverage, ibig sabihin, yun ay hindi na maididistribute. Yes, mm-hmm. Yes. Kasi yung pagbigay ng notice of coverage, yun yung unang hakbang. Eh. Mm-hmm. So kung masakupan ka na, mabigyan ka na ng NOC, ibig sabihin is sinakupan na yung lupa mo ng agrarian reform. No? Mm-hmm. So ang pinaka-importante is ma-issuehan ka na at magsimula na yung proseso. Because the process of
from the NOC hanggang mismo yung paggawad ng titulo, medyo mahaba yan. Yan ang medyo matagal, masalimuot. And in fact, may mga nagsasabi na agrarian reform, hindi naman man nagwawakas sa pagbigay ng titulo. No? Ayun. At let's get straight na po, Congressman. Eh kung yung pong ARM, sinasabi, kinukonsider nila na isang failed experiment, hindi kaya yung Philippine Agrarian Reform Program isang failed experiment din as far as our experience is concerned? Well, ang trahedya no, sa Agrarian Reform is ang laging nababanggit o naiulat ay yung failures. Yes, sir. Yung mga problema, yung mga magsasaka na meron silang titulo ngunit hindi naman guminhawa yung buhay nila o kaya hindi naman sila yung nagkasaka ng lupa no, kahit meron na silang titles. No. But definitely, meron rin mga kwento ng success no, ng mga magkasaka na naguminhawa yung buhay nila, nakapagpa-aral sila ng mga anak nila because of Agrarian Reform. No? Yes. Although hindi ito masyadong nabibigyan ng pansin because definitely yung programa, marami siyang mga balakid, maraming mga problema. But at the same time, meron naman siyang success. No? And sa tingin ko, hindi yung batas ang failure. Eh, no? Ang kung meron man tayo mga problema o mga magasaka na naghihikahos pa rin despite Agrarian Reform, it is because of the lack of support. Services. Mm-hmm. Yung mga kaakibat na support services dapat. Yeah, kasi kung nagbigay ka ng titulo, dapat susunod na dyan yung credit facility, yung agricultural infrastructure, irrigation, farm to market roads, sir. No? Yung tulong mo sa magasaka upang maibenta nila yung kanilang produkto. But having said that, especially lalo-lalo na madami rin po mga magsasaka, lalo na sa mga kababayan natin sa bandang North, lalo na sa inyong pinanggalingan po, sa Ifugao. But having said that, hindi po kaya itong agrarian reform ay threat din sa ating food security program or pulisiya ng pamahalaan sapagkat, yun na nga, naipapamahagi yung supposedly agricultural lands. Eh pagkatapos, hindi mo rin mapigilan naman. Minsan nga, nabaviolate pa yung period na bago na dapat hindi nabebenta, pero nabebenta. Minsan pumapasok pa sa kunyari, joint venture na ganyan. And then sa bandang huli naman, itong mga landless farmers natin na nabigyan ng lands, mawawalan din pala ng lupa at magiging industrial area lang yon. Now, ito yung ating kailangan tugunan. No? Yes, sir. But definite kasi with agrarian reform, una, ang prime agricultural lands is hindi basta-basta yung i-convert. Tama yun. Yes. Ayan ang problema natin pag food security man lang ang pinag-uusapan natin. No? Marami sa mga agricultural lands natin nagiging subdivision, no, golf courses, ganyan. Yes. So, at least with the Agrarian Reform Program, these are all protected areas no, for agricultural distribution. Pangalawa, no, ang magkasaka naman, bihira naman niya mag-produce ng mga pang-export. Eh, no? Yes. Kung ikaw mayroon kang lupa, either sugar, coconut, or rice. At least for domestic consumption. For domestic consumption yan. Eh. Pero kung hayaan natin na, sige, magkaroon tayo ng mga big corporations. No? Yes. Let's say, hayaan natin na ibenta ng mga magkasaka itong mga lupa or yung tinatawag na lease back agreements. No? Yung pinaupa mo sa Dole o kaya sa Del Monte. Definitely yung produkto ng lupang 'yon pupunta sa ibang consumer, pupunta sa abroad. So, no? Is that good or bad? Meaning specifically sa economy or personally do sa individual Filipinos? Well, una pag sinasabi nating food security nga, no, na dapat mauna dapat muna yung tayo. No, tayo muna unang dapat tayo magutom, no? Yes, sir. So definitely while exporting products no, to the foreign market, makakatulong sa ekonomiya. Maaring makatulong pa sa mga magasaka dahil pinaupa nila yung lupa. Pero dun sa taong bayan, no, hindi sila yung nakikinabang dun. No? And in fact, marami tayong mga halimbawa ng mga agreements no, ng mga farmers or cooperatives dito sa mga multinational corporations na nag-e-export ng mga saging no, kaya, o pinya no, na medyo lugi yung farmer. Mababa yung pagbili ng kanilang mga produkto. Ngunit nakatali sila dahil meron na yan contract. Yes, kontrata. Sir. So marami sigurong naloko. No? Hindi nila na pag-aralan ng gusto yung kontrata kanilang pinirmahan. Nakautang pa sila doon sa korporasyon. And then sila yung may hawak ng production. No? Kanina pinag-uusapan nyo yung tinatawag ng notice of coverage. At ito talaga yung pinaglalaban nyo na sana nga maibigay na itong pagpapalawak na ito, lalo-lalo na yung notice of coverage. Gaano po ba kalaki ang pinag-uusapan pa natin na sana ma-cover pa nitong notice of coverage na ito
na parabang ang dating extension ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Kung ang batayan natin, of course, ay yung CARP, no, yung batas ngayon, kasalukuyang batas. Ayon sa DAR data, mayroon pa mga around 127,000 hectares, no, na wala pang NOC. No. Ito ay maliban doon sa mga yung balance pa na hindi pa nabibigyan ng CLOA, no, 700,000 hectares. Pero ito may mga NOCs na. Mm-hmm. No. So about 127,000 hectares na ang pinag-uusapan natin. No. Hindi gaano karami, no? But, well, kung titignan natin yung kabuhan ng private agricultural lands. Pero sa amin kasi, isa importante is tapusin natin. Madami ba nagre-resist dyan sa mababang kapulungan? ano yun? Yung napapansin nyo, talagang nagre-resist sila because, simply because masyadong strong din ang lobby or simply because sila rin mismo ay makapangyarihang may-ari ng lupa o mga panginoong may-ari ng lupa? Parang ganon. Both na sila yung landlord mismo at meron silang mga constituents, no? Mm-hmm. Supporters ng mga landlords, no? Dalawang grupo ang tumututol dyan. Eh. Una ay yung makabayan block, no, kasi yung kailang pinagalaban, of course, yung genuine agrarian reform bill nila na nasa aming committee sa ngayon. No, na yun ang talagang himala kung pumasama. ano pang kasi sinabi mong genuine or genuine agrarian reform program? Siyempre kami mga mamamayan, basta maipamahagi yung lupa, eh, that's agrarian reform. Well, ano ba yung tunay na kayo po, bilang nasa committee nyo, kayo po ang chairman ng committee na yan, ano sa inyong palagay ang talaga namang isang katanggap-tanggap, isang makatotohanan base sa ating saligang batas, isang makapilipinong agrarian reform program? mahirap na tanong. Oh, well, una kasi, yung sa CARP, meron mga exemptions. Yes, sir. Mga exemptions. Gusto pwede bang ma-reduce ng konti mga exemptions? Well, yun ang gusto ng actually ang gusto ng makabayan walang exemptions. Yes, sir. No? So, kung masusunod yung kanilang kagustuhan, lahat itong mga banana and pineapple plantations in Mindanao confiscated. May ito yung mapapamahagi sa magkasaka. So, lahat ng mga pag-aari ng Del Monte, Dole, yung mga malalaking pamilya, no, na meron silang mga commercial plantations, no, agro-industrial na kasi yung classification ito, ay, no, pamamahagi sa mga magasaka, no. Pangalawa, walang compensation, yes, sir, sa landlords kung sakasakaling itong mga lupa ng mga kanilang ninuno, no, masama yung pagkuha nila nito, no. Inagaw, yes, ganyan. Tama. Mga ganon. So, historically unjust, so wala kang compensation. Pangatlo, wala nang babayaran ng mag-asaka. Mm-hmm. No, ito, sa akin, medyo kailangan pag-aralan rin. Kasi talaga naman maraming mga mag-asaka kahit itong sa batas na yon, na hindi nakakapayad. Yes, sir. Pero pinapayagan pa rin. Because alam naman natin na hihirapan rin yung mga farmers. No? At marami pa. No? Marami pang mga nanggal nilang exemption dito sa kanilang genuine agrarian reform bill. But yun nga, tulad ng sabi ko, ito, mahirap itong itasa. At alam naman natin sa Kongreso, ito man yung gusto mo. Yes, yung ideal, eh, no? Pero kung gusto mong... But if there's a will, there's always a way. Well, of course. But you're talking about 288 congressmen who mostly belong to the elite. Pero hindi po ba, sir? Itong interest nila. Tama rin po naman yung kasabihan na kahit na 250 yan, 270 na miyembro, kung may political leadership, kung merong nagtutulak, eh maipapasa kung kakayanin. Pwedeng mangyari yan, no? But of course, hindi ibig sabihin na kahit gusto ng presidente, yes, pangulo, sir, eh automatic na papasa ito. No? Mm-hmm. Tulad nga ng reproductive health law, no? It took them 15 years. Yes, mm-hmm. And yung diferensya, no? Kahit ano si pangulo mismo nagpatawag na sa Malacañang ng mga samahan natin, pero maliit yung diferensya ng boto, eh, no? Yes, around 10 votes. Mm-hmm. No? So ibig sabihin na yes, of course it helps, no, kung gusto ng pangulo o gusto ng liderato, gusto ng mga leaders ng mga political parties, maipapasa ang isang mahirap na maipasang batas. But, yes, sir. No, but hindi ito madali. Madali. Hindi ito pero madali. At least naman, ang yung extension ng CARP at saka at the same time yung FOI, kahit paano, meron naman tayong nababanaaga ng sikat ng araw dito. At least ako, before, sabi nyo nga, before June 2016. Kailangan, you have to be positive, eh. Mm-hmm. Kung sa tingin mo, alanganin ito, ba't ito pa pinag-alaban ito, di ba? Eh kung sakali bang ito'y maipapasa ang dalawang panukalang batas na ito, major talaga. Yeah, makikita ba namin na medyo iiksi na ang buhok nyo kung sakasakali? Kahit pakalbo man lang pagka naipasa na itong dalawang panukalang. Meron naman yung pakalbo, no? Pwede yung pag-isipan yun. Pero definitely, no, masasabi ko na ito yung mga legacy bills na maiiwan namin. No? Because
Ako naman bilang isang mamabata, siniisip ko na ano na yung legacy na may iwan natin sa Filipinos, no? Kasi yun ang gusto nating igiit na ang mga mamabatas, ang talagang pangunahing tungkulin nila ay magsabatas. Yes, sir. Hindi yung pork barrel, hindi yung, of course, doon kami binoboto eh, yung mga infrastructure projects pero namin. Pero ito pang matagalan. Pero sa akin nga, ang mas mahalaga kasi yung mga batas na naipasa mo. No? Yes, and sa akin, reproductive health, freedom of information, again, inform, national land use. Yes, sir. BBL, no? Because eventually naman, after Bangsamoro, susunod na yun sa Cordillera. Tama, dahil nakalagay din sa saligang batas. Yes, and then pagkatapos doon, pag-usapan na natin kung maganda ba ang federal form of government. Meron din tayong mga autonomous regions. So, no? One will lead to the other. Yeah, definitely. Ako, ang feeling ko, pag pumasa itong BBL, sunod siyempre ang Cordillera. Pagkatapos noon, ang alam ko, Bicol is also moving towards an autonomous region. No? So, sunod-sunod na yan eh. And nagsimula dito sa 16th Congress. Yes, no? Sir. Ayun, napakinggan niyo po ang ating pong panel. Maraming salamat, of course, muli sa ating nag-iisang congressman ng Ifugao Province, si Congressman Teddy Baguilat, and mula po dito sa atin sa Get It Straight with Daniel Razon. Ako po si Attorney George Erwin Garcia, pansamantalang ang humahalil eh, sa nag-iisang Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon, dito sa programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon.